Diretso sa pagpasok, sina Senador Bato de la Rosa, Senador Robin Padilla, at abogado ng Kingdom of Jesus Christ sa basement ng Jose Maria College sa loob ng KOJC compound. Wala nang nakaharang na pulis, pati ang sinasabing hukay na gawa umano ng PNP. Sa paniniwalang nasa ilalim ito ng tambak ng mga kahoy, inalis ang mga ito pero wala pa rin nakitang hukay. Tila na iba naman ang kulay sa dating pwesto ng mga kahoy. Kaya nang kudkurin na lamang bagong simento ito. Gamit ang ultrasonic concrete testing equipment. Ito siya, confirmed talaga na fresh poured concrete. So 1 to 2 days old siya. May bakal pang hindi nakakapit sa simento at kulay lupang itinambak na posibleng ang dating hinukay ay ibinalik lang bago muling binuhusan ng simento. According to KOJC, wala naman silang ginawang butas dito before the police took over. So there's a big possibility na binutasan talaga nila yan kasi fresh man ang concrete. Sa iba pang bahagi ng basement, may bagong tapal na butas, may mga sako ng simento. At sa quarters, may bagong simento sa pader na tinakpan lang ng kahoy. Overwhelmingly proves that they have been illegally conducting tunneling activities here. May tinignan ding umano'y ginawang mga butas sa kathedral. Pinasok din ang tinawag ng PNP na Sikretong Lagusan na nagdurugtong daw sa kathedral at sa isang kwarto ni Pastor Apollo Kibuloy. Hindi naman secret. Daanan lang talaga yon from the holding room of Pastor Apollo si Kibuloy doon sa kabila at saka may room siya doon. Wala pong secret po doon. Sumama rin sa inspeksyon sa hangar at scanner ng KOJC si Senador Go. Umaasa ang KOJC Legal Counsel na aalis na ang mga pulis matapos ang 14 na araw na pananatili sa KOJC compound. Pero sabi ni PNP Region 11 Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III, magpapatuloy ang kanilang operasyon sa KOJC. Or Jill Relator ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.